Hi guys! Welcome back to my channel. Ko nga pala si Teacher Ponjaps, ang iyong music teacher for today. So bago po muna lahat guys, mahihayaan nyo muna akong i-shout out or pasalamatan ang aking 4,483 na subscribers. Salamat po sa inyo guys. At sa'yo na kakapasok lang dito sa aking channel, tulungan nyo po akong mapalaki ang aking YouTube channel, no? By pressing the like button, subscribe, and notification bell para ma-notified ka sa mga bagong lesson natin na ipopost. Maraming salamat po. Isa na namang elemento ng musika ang ating pag-usapan ngayon guys, at ito ay ang texture. Ano nga po pala ang ibig sabihin ng elementong ito? Texture refers to the general quality of one or numerous layers of sound heard at the same time. Ang ibig sabihin ng elementong yan guys ay tumutukoy po iyan sa number of sounds ng boses ng tao or musical instruments na maririnig natin sa isang musical performance. Halimbawa na lang guys yung ating national anthem. During the fight of Manny Pacquiao, no, kinakanta ng mga Pinoy singers yan without an accompaniment. Talaga yung boses lang nila yung naririnig. So minsan naman may ibang performances ng national anthem natin na ginagamitan ng accompaniment like guitar. At yung iba naman guys, maliban sa accompaniment na ginagamit nila, no, lalo na yung choir, no, hinahati-hati nila yung boses, no, may bass, may melody, may second voice. So ang dami-dami mo nang naririnig, no, variation of voices or the notes, tapos meron pang accompaniment. So yun ang ibig sabihin ng texture guys, no. Kaya naman sa ibang mga libro or ibang mga references, ang ibig sabihin ng texture ay thinness and thickness of sound. Nipis o kapal daw po ng isang tunog. No, kaya nga ang binigay ko example kanina ay yung ating pagkanta ng Lupang Hinirang, no? So from the a cappella, no, during the backing ni Manny Pacquiao nga, 'di ba? Medyo manipis kasi isa lang yung naririnig nating boses. Okay, at isang melody lang. No, pag may accompaniment na medyo kumakapal na. Tapos pag nasa choir na iba't ibang boses, ang dami-daming accompaniment, kumakapal na yung sound. 'Yun ang ibig sabihin niyan. So meron po tayong tatlong texture, guys. Ang una ay ang monophonic texture. Ito ay hango sa dalawang salita, ano? The first one is mono, ang ibig sabihin ay one. Tapos yung pangalawa ay phony, ibig sabihin to sound. So ang ibig sabihin ng monophonic is one sound. Kaya naman inahalin tulad natin ang texture na ito sa isang linya o tinapay na walang palaman. Example guys, yung pagkanta ng Lupang Hinirang, no, sa fight ni Manny Pacquiao. Diba, iisa lang na boses ang maririnig natin at iisa lang ang tono, no? Wala po tayong maririnig na accompaniment. Or pag ang kantang ito ay kinanta ng mga choir, no? Walang bass, walang second voice, talagang yung pure melody lang ang kanta nila, sabay-sabay sila, no? Ang tawag doon is unison. Or kung i-whistle natin yung melody ng Lupang Hinirang, like this. Or gagawin natin ang melodiya ng Lupang Hinirang sa ating gitara, katulad nito. Yun pa rin po ay makukonsider nating monophonic texture. Ang pangalawang texture guys ay ang homophonic texture. Ang ibig sabihin niyan ay a melody with harmonic accompaniment. So yan, kumakapal na yung texture natin guys, no? So maipapaliwanag natin yan gamit ang isang linya na yan, no? Yan ang ibig sabihin niyan ay melody, tapos yung ibang linya sa baba, yun yung nagsisilbing accompaniment. Pwede natin ito rin tulad sa isang tinapay na nagkaroon na ng palaman. Halimbawa guys, no, yung ating Lupang Hinirang ulit, no? So ngayon, kakantahin ko yung Lupang Hinirang ha, yung first part lang, tapos gagamitan na natin ang gitara as our accompaniment. Okay, so go! Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Diba? Yung boses ko ay nagsisilbing melodiya ng kanta, at ang gitara ay nagsisilbing accompaniment. Or pwede naman din kayo ang kumanta, tapos ako magigitara, di ba? Or pwede naman dalawa tayong magigitara, no? Ikaw sa melodiya, ako naman sa accompaniment. Or kakanta kayo, tapos ako yung magda-drums. Di ba? Yun pa rin po ay homophonic. Ngayon guys, dumako na tayo sa pangatlo at huling texture. Ito ay ang polyphonic texture. Ito ay hango sa dalawang salita. No, ang una ay poly, ibig sabihin ay many. Tapos phony to sound. So, kaya ang ibig sabihin ng polyphonic guys ay many sounds.
So ito na yung pinakamakapal na texture, guys, no? Ang dami mong sounds na maririnig, no? Na minsan hindi mo na alam kung alin yung melodiya sa dami nila. Kaya nga ang ibig sabihin nito, guys, ay multiple melodic voices or musical instruments which are relatively independent from one another. So medyo mahirap intindihin, ano? Kaya naman pumapasok po itong tatlong uri ng polyphonic texture. Ang unang polyphonic texture, guys, ay ang partner songs. Songs that have rhythms and melodies which are similar so that they can be sung at the same time, thereby resulting in a beautiful and interesting texture. So ang partner song, guys, ay ito yung pipili tayo ng dalawa o hanggang tatlo or pwedeng apat na kanta na may pagkasimilar yung kanilang tono at kakantahin natin ng sabay-sabay. Okay, like for example, kung alam niyo yung kantang Sing, I'm gonna sing, 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 I'm gonna dance, dance, dance. Okay, so yun lang muna, guys, ha? Baka kasi makapiret tayo. Okay, tapos yung pangalawang kanta ay yung Swing Low, Sweet Chariot na kanta. Pag pinagsabay nyo yung kantahin, yung dalawang kanta, no, talagang sabay na sabay, yun po ay example ng partner song. Actually, yung dalawang kantang yan ay pwede pa natin dagdagan ng isa pa, yung Oh When the Saints Go Marching In. Ayan, so tinesting na namin yan sa klase dati. So talagang ang ganda pakinggan. Pero pag hindi mo na manage o hindi mo na ayos ang pagkakasabay-sabay nilang dalawa, no, hindi mo na control yung isa doon, so magkakagulo po ang grupo. The second type of polyphonic texture, guys, ay ang round song. It is a single melody but sung by two or more groups which start the song one after the other. For example, guys, itong ating kantang Hear the Bells. Okay, let's say dalawa tayong kakanta. Ako yung unang papasok, ikaw yung pangalawang papasok. Okay, mauna muna ako. Hear how the bells go ding dong ding. Okay, so hindi naman ako hihinto sa part na yan. Pero pagkatapos ko ng part na yan, guys, papasok ka na. Okay, sa first part. Okay, kumbaga magsisimula ka sa first part, ako nandun na ako sa second part. Okay, pagkatapos mo ng first part, jump ka na sa second part, ako naman na sa third part. Hanggang sa matapos ko. Kumbaga mauuna akong matapos kasi ako yung una nagsimula, tapos susunod ka nang matatapos. Yun po ang ibig sabihin ng round song. Yung iba pa nga, tatlo nang kakanta dito eh, or apat. So pwede rin, guys, no, pagkatapos mo sa last part, pwedeng babalik ka sa pinakauna, no? May usapan kayo na dalawang beses yung kakantahin yung kanta. Ayan, so mas maganda pag marami, ano, mas masaya. Pasensya na, guys, ha, talaga hindi ko magagawa mag-isa itong mga polyphonic texture na ito, no? Kailangan mo talaga ng kasama, no? At least two. Ang pangatlong polyphonic texture, guys, ay ang descant. It is a melody that is sung or played independently along with the main melody of a song. Kadalasan natin marinig itong descant kaysa mga choir, no, sa simbahan. So, for example, may mga member ng choir, mga boys, sila yung magsisilbing pam 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 or du 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 du, mga ganyan. Tapos yung mga babae naman, sila yung kakanta ng melodiya kung anong kanta man yan. Tapos pinagsasama-sama yan. So yun po ibig sabihin ng descant. So yun po yung tungkol sa texture, guys. Maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan ka ngayon. Huwag pong kalimutan i-like yung ating video at subscribe na rin po sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan at pindutin ang notification bell para ma-notified kayo sa mga susunod nating music lesson. Maraming salamat po sa panonood ulit at God bless.